Hello mga ka-TH all over the world, in the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. How are you today? Like to say hello to you who's watching my videos right now all over the 7,600 islands in the Philippines. And how can I forget our friends out there overseas in Doha, Qatar, Riyadh, Saudi Arabia, also in Indonesia, Malaysia, and in the City of Lights, Las Vegas, Nevada. How are you guys? Hope you're okay and stay out from COVID. Be safe always. And right now, we will decode this requested video over my shoulder, over my channel. This is about this letter H sign, and also known as the Yamashita treasure, buried right here in the Philippines during the World War II in 1945. Alright guys, at ngayon fully Tagalog version tayo, at ang letter H ay merong dalawang klaseng itsura. Ito yung pinakauna, yung tinatawag na horizontal H, or yung nakahiga siya. At yung pangalawa naman ay itong naka-vertical or naka-slant konti, or minsan vertical, or karamihan yan ay naka-slant ang kanyang itsura. Okay, this is according to my experience. Nakita ko na letter H ay kakaiba siyang klaseng H kasi meron siyang arrow. Kung napansin nyo dito, kung tingnan natin, alright guys, kung tingnan natin ay kakaiba talaga na H ito, kasi meron siyang arrow sa isang side. Dito ay straight lang yung line, nakaganyan. Tapos pagdating dito naman ay dito na yung, kung makita nyo, ay may tail of the arrow, yung tail ng arrow, tsaka ito yung tip of the arrow, nandyan yung arrow, kung nakita nyo. Kaya meron siyang direksyon. Ito ang madali lang siya na version kasi meron siyang direksyon. Or kahit wala siyang tip of the arrow, ay makuha pa rin natin yan. Ang direksyon niyan ay ating lamang hatiin yung H. Sa pagkuha ng direksyon ng H, ay kunin natin ang gitna nito. Ang gitna nito ay idiritso natin dito sa unahan. Ganyan. Tapos ang gawin natin ay i-measure natin ito by inches, itong side ng H. And then after na ma-measure sa inches, ay i-convert natin ang result to meters. Okay, kuha tayo ng ruler. Sandali lamang. Alright guys, at ngayon naman, ang pagkuha natin sa layo or distance ng object or buried treasure galing sa marka na H, ay kunin natin ang measurement nito. Itong side ng H, itong dito, kunin natin kung ano ang haba niyan. Itapat natin ang ating ruler. Alright, so ang gawin natin ay kunin natin ang length, ang measurement ng letter H, itong side na ito, dito. Itapat natin sa ruler. At kung ilang inches ang measurement. Balik tayo. Alright guys, at ngayon naman ay para malaman natin ang distansya ng object galing sa marka na letter H, ay kunin natin ang measurement, ang haba or length ng side ng H dito.
itapat natin sa ruler at magbilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meron siyang 10 inches. So 10 inches will be converted always to meters. So the result is 10 meters ang distance ng object na hinahanap natin galing sa letter H na marka sa bato. Ayan, so dito tayo, hatiin natin sa gitna ang H at papunta tayo dito. 10 meters. Yan ang karaniwang distansya ng treasure galing sa marker. Minsan 7, 9 meters to 10. Diyan lang siya palagi. Pinakamalayo na yung 13 and 15. Basta't mga giveaways lamang. Ngunit kung ito ay malaking deposito, malayo ang distansya ng marker papunta sa nakabaon na treasure kung ito ay big deposit at ito ay malalim at nasa tunnel. Ito namang letter H ay tunnel ito pero hindi ganong malalim. Naka-seal siya or sealyado siya ng semento kaya letter H yung itsura niya. At ipapakita natin sa inyo ang picture pagkatapos nito. So, balik muna tayo. Kulay tayo ng yellow. So, hatiin natin ang distansya ng H. At sa gitna niyan, dito tayo mag-track papunta doon sa 10 meters na resulta ng measurement natin dito sa ruler na nagiging 10 meters at yun ang layo ng object at dito tayo maghukay. Okay, at punta naman tayo sa ibang picture. Alright guys, so ganito ang itsura ng letter H na nakaslant. So kanina ay nalaman natin na 10 meters papunta dito. That is 10 meters. At ngayon, ang gawin natin ay maghukay sa area na ito pababa. At pagdating natin sa 3 meters to 4 meters ay makikita na natin ang seal o yung silyo or silyado o yung nakabara na minsan yan ay concrete cement na napakatigas na semento na may kapal na kalahating meter ang kapal, mga 0.50 meters, kalahating metro yan. Minsan ay kung siswertihin merong manipis na 0.40, pero karamihan ay makapal talaga yan at napakatigas na masa kasi seal yan ng treasure na nandito sa baba. So after mabasag nyo ang bato na ito or semento, pwede na kayong tutuloy ng paghukay for another 2 meters. So ang measurement niya ng lalim ay nasa 4 meters lang to 5 meters. So 4 to 5 meters ang deep. Ang lalim niya. Huwag na kayo tutuloy kung napakalalim. Kasi karamihan ng treasure ay hindi naman niya naabot ng 60 meters na tulad ng sinasabi ng iba. Yung iba dumating na sa Saturn, sa Pluto. Kung dugtungin yung hukay nila, aabot na sila sa core ng Earth. Wala pa rin nakikita. Kasi akala nila malalim talaga. Ganito lang yon, may silyo, concrete, at ito yung nakaharang. Pag nabasag yan, pwede nang tutuloy ng hukay pababa. Ngunit, meron din yung ibang
strategy or strategiya. Pagdating natin dito, paghukay, kung hindi natin kayang basagin ito na bato o na semento, ay pwede tayong mag-drift dito ng hukay ganyan. At dito tayo. Pero ingat lang kasi magiging trap ang bato, magiging trap ito. Babagsak ito kung hindi eksakto yung pag-drift dito. Kaya kailangan talaga ng estratehiya yan. Pwedeng lagyan muna ng mga supporting timbers ang bato na ito bago kayo pupunta dito sa drift. Sa drifting side, lalagyan ng timbers o support ang gilid ng bato para hindi ito mabagsak. Kasi magiging trap, magiging sanhi ng aksidente pag hindi tayo ready palagi or advance ang thinking. Kailangan talaga may method yan at advance yung thinking natin kung ano ang mangyari sa ating hinuhukay. Kaya kailangan talaga ng mga support timber. May mga kahoy yan na nakasupport sa ilalim kung gagawa kayo ng tunnel. Alright guys, sana ay malinaw at punta naman tayo sa isang klaseng H sign na mas madali lang hanapin. Alright, at nandito tayo sa pangalawang klaseng letter H, yung H na horizontal, nakahiga siya. Yung kanina ay vertical H yun. Ngayon naman ay horizontal. Ito, nakahiga yung H. Ang H kasi ay nag-symbolizes yan ng klase ng tunnel na nasa loob or nasa ilalim ng bato. Pag eksaktong nakahiga, wala siyang direksyon. Kaya ang papuntahan niyan ay right under, papunta dito. Hindi tulad kung naka-slant siya, meaning nang naka-slant ay dito ka pupunta. Ngunit, wala siyang pupuntahan. Kung papunta ka naman dito, wala. So, dito, wala. So, using our common sense, hindi naman papuntang langit yan. Walang gold sa langit. Kaya, pababa talaga ang puntahan ng direksyon ng letter H na horizontal. Marami namang kukontra niyan. Okay, just use your logic guys. Sabi ko nga, kung naka-slant ang H, well, meron siyang direksyon na papunta dito. Ngayon, ito ay perfect na horizontal H. Kaya papunta talaga dito sa center niyang H na yan, dito sa center, ang gagawa tayo ng linya pababa. At ano naman ang lalim? Ang lalim ganun pa rin. Palaging ganyan ang pagbaon ng mga hapon hanggang sa kayang mahukay lang ng sundalo. Mas mataas sa height ng sundalo. So, ang height ng sundalo noon ay mga 5'10". So, mataas kunti sa 5'10 hanggang 6 feet ang lalim ng mga hukay. At kung malaking klaseng treasure ay medyo dubli ang lalim, magiging 12 feet. Alright, at ngayon naman, ano ba itong letter H na ito? Ito yung letter H. Ito ay concrete barrier. Makapal yan na konkreto. Sa actual yan, it's about 1 meter ang kapal. Ang thickness nito ay 1 meter at napakatigas na simento yan na akalain natin na malaking bato, ngunit yan ay simento at hindi yan kayang basagin ng ating mga martelyo or yung ating jackhammer. Matigas talaga yan. Yan ang class A na pag-mix ng semento ng mga Hapon noon. Sinadya nila yan para hindi natin mahukay kaagad dito or dito or dito.
So ang estratehiyan yan, makita naman natin itong simento na ito after 2 meters. So ang lalim nito, makita natin yan ay after maghukay tayo ng 2 meters, makita nyo itong napakalapad na parang bato. At meron niyang mga kunting mga sign na makikita nyo, mga holes, mga dots, at mga kanji letters na hindi kaanong mahalata. At kung makita natin to, akala natin na wala nang laman sa loob kasi flat siya na bato. Ngunit kung dito tayo pupunta sa gilid, after na ma-discover natin na mayroong flat na cement dito sa top, ang gawin natin ay huwag mong basagin yung bato. Hindi mo yan mababasag. Para makapunta ka dito, ang gawin natin, hanapin natin yung pinakagilid ito. Pinakagilid ng simento dito rin. At kahit saan dyan, sa kaliwa o dito man sa kanan, ay pwede tayong uli maghukay dito at vertical, gawa tayo ng vertical tunnel going to horizontal tunnel, ganyan. So vertical tunnel muna and then mag-drift tayo papuntang kaliwa. So ganyan ang approach para makuha natin itong treasure dito. So ganun din sa kaliwa. Meaning sa letter H na nakahiga or horizontal ay meron siyang dalawang chamber. Ito yung chamber 1 at ito yung chamber 2. So meaning dalawa yung tinago. Chamber 1 at chamber 2. Meron siyang laman na dalawang klase. So dito naman sa kabila, hanapin natin yung pinakadulo ng slab na cement na napakakapal yan. Around 1 meter ang kapal niyan. At dito naman tayo gagawa ng hukay. Vertical tunnel. Around 3 meters to 4 meters. And then gawa tayo ng L. Drift to right. At dito, makikita na natin ang hinahanap natin. So, napakadali lang guys kung merong alam. Kung alam natin yung mga sikreto, yung klase ng mga tunnel na nasa loob o ilalim ng sign, ay madali natin matrace at or matagpuan yung hinahanap natin na treasure during the World War II na itinatago ng mga Hapon dito sa Pilipinas. At bato-bato sa langit, sana ang tamaan huwag magalit. Ako'y magpaalam na guys at maraming salamat sa inyong panonood. Ito ay minamadali ko lamang na video para meron kayong kunting reference kung makakita man kayo ng letter H. Alright, at ako'y mag-iwan sa inyo ng ating kasabihan na don't stop chasing for that dreams. So long, God bless, take care and ciao for now.